mapagpalang hapon po sa ating mga kalingap at naandito pa rin tayo sa Hondagua, Quezon. Ayan. At tayo po ay pumapasyal-pasyal dito sa... At tayo po ay magpasyal-pasyal. Wala tayong i-upload. Grabe, oh. At andito po kami kasama si Kuya Bal Santos Matuba, ang Ate The Vlogs. At ang Team Kalingap, nandito po kaming lahat sa Hondagua, Quezon. Para po sa ipinagagawa ni Kuya Bal na bahay, pabahay, ayan. At shoutout po sa ating lahat. Ayan, ito po ay yung factory ng flour sa Hondagua, Quezon. Ayan. Ayan, ang bundok. At dyan po sa bundok na yan, may maliliit na bahay. Ayan, maliliit silang bahay. Uy, parang umalis na. Parang wala na yung may bahay. Dati po dyan ay may mga bahay. Uy, wala na. Pinalis na. Ay, andun pa. Andun pa. Naglalakad-lakad. Ayun, may maliliit na bahay. Hello! Ito, mabuti. Ikaw, kumusta? Saan punta mo? Ah, si pare. Nasaan na si ano? Ate, yung pagkapag-upload po. Nanonood po ngayon ng YouTube. Ay, may tindahan na siya. Wala pa po. Ah, kala ko mayroon. Ano pa lang po, naghihintay pa lang daw po. Ah, oo. Oh, oh. Kay Kuya Bar. Oo, oh, andiyan si Kuya Bar, tulog pa. Saan po kay galing doon po sa ano? Hindi, may pinagagawang bahay dyan. Ah? Ah, shoutout ka. Shoutout po. Ayan. Shoutout mo si ate. Doon po ate. Si ate mo. Anong ang pangalan yung ka? Jessica. Jessa. O yan. Oh, as ikaw si Joy at saka si Isa. Ako, gusto ko. Gusto ko nga din makabahay ko. Wala. Nagtira lang ako sa nanay ko. Ah. Ayan. Gusto ko din po magkabahay ko rin. Ah. Yan naman kasi ay inaano ni Kuya. At tinitingnan kung talagang kailangan. Sinanay nga din po, gusto nga din daw po magkabahay po. Ako wala din ng bahay. Oo. Oh, doon lang po ako natira sa nanay ko eh. Ah, pares lang po kami ni isang, ganun lang. Oo. Oh, Ayan mo't magkakabahay ka rin. Pagagawan ka ng asawa mo. Tatrabaho po, unti-unti naman ang pinapadala po na kaya mo't po. Ah, eh bakit? Nasaan bang asawa mo? Nasa Maynila, 1,000 lang po. Ah. Po mga kaano, padala. Ay, ilan ang anak mo? Dalawa po. Oh. Paano ko po mabibili? Kaunti lang po nabibili ko po ng pampers ng anak ko po. Oh, iyan, masasakyan. Pampers po, ilan po ang binibili ko, auntie. Nagpapagatas ka pa. Nagpapagatas po. Ano yung 1,000 yung linggo-linggo o araw-araw? Araw-araw na po, yun lang po, 1,000. Sabi nga daw po ng ate ko po, dagdagan daw po ng 2,000 po. Hindi naman daw po nagagagdagan. Ibig mo sabihin? Pang ilang araw yung 1,000, pang isang linggo, pang isang buwan? 1,000 lang po. Ah, 1,000. Ay, okay. Binibili ko din po ng biglang. Oo. Oh, tama lang yan. Ay, ikaw naman, ang trabaho mo? Wala po, sa bahay lang po. Ah, tagapag-alaga ka ng anak mo. Maliit pa yung anak mo, no? Ito nga po, gusto kong pag-aralin po. Di anong grade na yan? Anong ilan? Ilan din po. Ilan taon na? 4 na po. Ah, 4. 5 taon niya tang kinder. Yan daw po, 4 na daw po. Ah, 4. Papasukin mo. Magkano lang ba naman niya? Hindi pa nga po yung nare-restro po yung bin niya. Wala pa pong bin niya. Ah, ganoon. Tapos dagdagan agad. Opo, dahil babae po. Ay, baba nga po, yung kung ang gusto ko, wala naman pera. Oh, ay siya. Pag-ipunan mo. Doon sa pinadadala ni Mister na 1,000, sikapin mo makaipon ka kahit pa 200. Mm-hmm. Para pagbalik niya, magpapabinyag na kayo ng baby. Ano? Yan na nga po ako magpapabinyag po sa kalate Susan. Oo. Doon po, pag dyan po, may ano po, bayad po. May bayad. Ay, doon ka na sa pre. Doon na kay ate Susan, libre po, marami pang ninong at nina. Ayun, no. Ay siya. Yung bunso mo, babae. Opo, nandun po. At dito po yung panganay. Ay siya. At ikaw yata may bibilhin lang. Ano? Opo, sige po. Ah, sige, salamat. Salamat. Bye-bye. Ayan po mga kalingap. Talaga namang mahirap ang buhay.
Ay, siya naman daw ay may dalawang anak. Ayan. At pinadadalhan siya ng mister niya ng 1,000 kada linggo. Kaya sabi ko, para makaipon ka ng pampabinyag, kailangan magtabi siya kada linggo ng padalawa-dalawang daan. Ayan. Tama naman po yun, diba? Para makitulong din siya sa kanyang asawa. Ayan, shoutout po sa ating lahat. At andito pa rin po kami sa Hondagwa, Quezon. Ayan. At kasama po namin si Kuya Bal. At maya-maya lang po, iniintay po namin ang pag-uwi ng mga kapataan galing sa school. Dahil meron po ditong pa-Jollibee. Ayan. Di ko lang po alam kung sino ang may pa-Jollibee. Kung si Kuya Bal. Shout out sa inyong lahat. Saan kayo galing at kayo ay wala pa. Shout out sa inyo. Hi. Kalinga Plija. Ayan. Kalinga Plija. Ah. Ah, sige. Subscribe ninyo ako ha. Ah, sige, salamat. Sige. Ayan, at eh, may pa-Jollibee nga po. Ang dinig ko, pa-Jollibee ni Brother Paz. Meron din naman nagsasabi na pa-Jollibee ni Kuya Bal. Hindi ko po alam kung sino ang may pa-Jollibee. Ayan, intay-intay lang po tayo sa ating iniintay ng mga kabataan para po sila po ay makamerienda ng Jollibee. Ayan. At muli po, samahan po ninyo kami, mga kalingap. At, ayan, Kuya, shout out. Ayan, ito po ang isang barangay police. Si Kuya, anong pangalan mo? Christopher. Si Kuya Christopher. Eh, ilang taong ka na? 22. Patang-bata ka naman si police, barangay police. May asawa na. Ah, ba't di ba nag-aasawa? Ngayon lang po yan, taon lang po. First po siya. Ah, ganun. Ah, bago pa lang naman. Eh, okay na rin yung kuya kaysa sa patambay-tambay, ano? Ayan, nakakatulong ka pa, ano? Ayan. Ikaw naman, Ninang. Matagal ka ng nung barangay. Nung dati pa pong kapitan, Manalo, tanod na po ako si ang, ano ko po ay sekretary ng paano. Ah, hanggang tapos ngayon. Tapos hanggang sa nanalo po yung bago, pinag-report ko ako, binalik po ulit ako. Sa asin sekretary. Walang taon na po akong tanod dito, pera po itong bago. Ah, ay ate, ilang kayang taon na parang ikaw ay batang-bata pa. Ay, matanda na po ako. Dito na po ako, March 21, 1970. Abay, di nag-birthday ka noong 21 ng March. Sa 51. 52 po. Ah, 52 na. Ah, ito ay dalaga pa. Iwalay na po ako sa asawa. Ah! 23 years. Lima po ang aming anak. 23 years na ikaw nang hiwalay kay single mother, no? Ay, may mga apo ka na. Bali po, tatlong babae. Pero hindi halata. O, tingnan naman ninyo mga kalingap ang kasiksiyan na ate. Sino nagsasabi na siya ay 52 years old na at may tatlong apo na may limang anak? Ate, mabuti't di ka nakakaisip mag-asawa, matagal ka na pa yung hiwalay. Ay, hindi po pwede, gawa na pong. Masaya naman na po ako sa mga anak ko. Bagay. Tatlo naman na po ang nakapagtapos. Oh, yun. Magandang nangyari sa buhay ni ate, ano? Ay, si tatay, nasa na? Nasa kanila po, sa Laguna. Ang kalapoy sa ng kapitbahay, hindi naman. Ay, nasawa na po. Ah, nanawa siguro 68 na, wala na papatol dun, wala nang pera eh. Oh. Napasagsagan siya may pera at nag-a-abroad eh, di babae. Lahat po ng border namin sa Laguna, natikman niya, walang pinatawad. Dati siya ay ex-OFW. Nagko-Korea po. Ah, Korea. Malaki ang ano, no ate? Oh. Ayan, ang hindi natin alam kay ate, yan pala ay may mga pinagdaanan. Taga rito naman po ako, sadya. Ah, taga rito ka talaga. Pero talaga, hindi ako maniwala. Sana all ka niyang kabadi. Kala nga po, nung iba nagsusumba ako, sa hindi po. Marunong lang ako sumayaw. Ayan. Magsusumba ay, ka pa. Pag nag-blessing dyan, sasayaw tayo. Sige po. Ano? Wag lang pong kanta at wala po akong panlabas. Ay, sayaw lang usapan. Eh, ako hindi rin pwede sa kantahan. Ano? Ayan.
Nanalo nga po ako noon, nung kami nag-ano sa Lopez. Ay, naku. 95 barangay. Inilaban ako ng mga kasama ko sa sayo. Ako po nanalo. Wow, nakograt. Galing pala talaga. Modern dance. Kahit po anong tugtog. Kahit ano, basta, oh, basta tugtog, banat. Tama. Ayan. Yan po. Ano nga po yung pangalan mo ito? Ang tunay ko pong pangalan ay Elizabeth P. Noida. Noida. Okay. Elizabeth P. Noida. Ayan. Ano po? N-U-Y-D-A. Noida. Noida. Ah, Noida. Mga parents ko po yung mga taga-Bicol. Binubatan, Albay. Ang mother ko yung dahil. Pero kaya ang ganda mo siguro nung kadalagahan. Nung araw daw po, gumabi lang. Gumabi na po daw. Hindi kasi yung ano ng iyong mata, yung tayo ng mata mo ba? Oh. Yan nga po, ang una na po na yung mga. Parang ikaw ay yung Bombay din yung tayo ng mata. Ano? Yung nga po, maraming sasabi, mapangakit daw ang mata. Ganyan talaga si ate, kasi masaya na sa buhay, kahit nag-iisa, yan. Kaya ganyan talaga yung nagagawa na tayo ay hindi nagiging... Mapagmahal naman po yung mga anak. Yung hindi na-stress, walang stress, ano? Ay, pag-stress ay ano, kahit at 30 pa yung matanda. Sabi nga po nila, ano daw po ang ginagawa ko at ganito ang katawan ko. Oo nga. Sabi ko, try niyong walang makain. Yun lang. Ayun pala sikreto. Wala na kayo makain, ganito na ang katawan. Ayun pala sikreto. Pero at yes, ang galing. Ang galing mong magdala ng pantalunan. Oo, maganda din. Alam nalaban din po ako, ipagbakbaka na sa tanod. Eh. Hindi po. Ako pang na-respondi agad. Eh. Ah. Kaya hindi naman palika po kumusekretary ka. Hindi naman po gano'n. Lalo't alibaba po mga babae ang mag-aaway. Siyempre po, alangan po yung aming mga tanod. Baka kung saan daw pong part mahawakan. Oh. Ako pong naawa. Ah, tama yan. Oh, tama. Pag ayaw po magpasaway. Ay, kung lalaki, pwede ka rin mag-response. Ay, pwede rin, no. Hilahin mo yung oo, ano. Yun. Sabi nga po ni Kapitan, pwede daw akong humawak sa hali. Paano ka lang? Ay, di hawakan ko din. Tungkulin ko yung problema nila pag hinawakan ko yung kanila. Total, wala naman tataga sa kanila. Tama, tama. Ayan si ate, may paninindigan, buong loob. Ayan. Yan ang mga nagsasabi, siguro maganda ka ng araw. Maganda nga ako nung araw ay gumabi nga. Kaya ganito na naging itsura, dumilim. Kaya kong body nga, nakaano ko siya. Ang iyong ano, tattoo. Takot ako magpagawin niyo, para ang sakit. Hindi. Hindi naman po. Hmm? Sa una lang po, pag ano, parang unang ano. Pero pag nasanay na po, wala ka mararamdaman. Ayan. Mga anak ko nga po'y walang tattoo. Sabi si mama, tinalo ng ina. Galit nga yung aking panganan. Arte mo ma. Ilan ang may anak mong anak na ama isawa pala? Bali po yung aking panganay, isa na pong teacher. Wow. Tapos yung sunmunod po, ay may lalabas po talaga sa mga anak minsan ay may pasaway, hindi oh, po nag-aral, high school lang. Nag-asawa po, dalawa po doon ang aking apo. Oh. Pangalawa po'y binata po, nakapagtapos naman po ng accountancy, nasa oh, Laguna. Tatalino. Wala, opo, wala naman pong asawa pa. Yung pangatlo pong apat na babae, may isa po ako doon. Ay, dalawa na rin po ang apo, apat na po pala. Ah. Tapos yung aking bunso, pinaipalaki namin, 18 years old, nag-aaral po ng electrical engineer. Wow. Yung isa din po ang babaeng may asawa, tapos na rin po ng electrical engineer. Oh, isa nga lang po ang pasawa, yung pangalawa. Ay, hindi talaga ito nga na ano. Kompleto po ako ay girls boy, bakla tomboy. Meron. Binigay lahat po yan sa akin ng Panginoon. Ah, meron ka pala. Sa awa naman ng po ang Diyos, kahit yung hindi siya nagbigay ng sustento, hindi naman po sana at maigi naman po ang buhay. Tumanggap na may 1,000,000, bumili ng motor. Na, malamang ko, zero balance na siya. Ah. Hindi po nagsuporta sa ako. Kawawa na. Wala po naman kawawa ang trabaho ginagawa ko. Eh ano, may communication pa sila ng kanyang mga anak. May bahay po ako doon. Hiwalay naman po yung bahay niya. Hiwalay po yung aking pinagawang bahay. At ano po, para pag gusto po ng mga anak niya doon, may tutuluyan po. Ay, mabuti ate, at ikaw ay naisipan mong magbarangay tanong. Matagal na po naman kasi kay Manalo pa. Wala ka bang balak tumakbo bilang isang kagawad ng barangay? Ay, hindi na po. Masaya na po ako dito. Nakaraas po yung mga anak ko sa paglalabada ko. Nag-uuling, nag-ilinis ng siya. Opo, totoo po yan. Lahat po ay ginawa ko para sa mga anak ko. Gabi pa lang po, nagdadasal na ako pagkagaling ko sa pag-duty sana. Kinabukasan may magpalaba, may maipakain ako sa lima kong anak. Ano naman ang po, galing Diyos naman, ano. Patatalino mga anak mo. Ang aking pong bunso, 95.4. Wow. Kumasa po sa Lucena ng pag-in-situ ng electrical engineering. Mm.
Na ngayon po nasa TUP. Mag-aaral siya. Galing. Sa akin yung nagmanang bobo, Papa. Smart na smart kayo, Pati. Napapansin ko nga kanina yung mga galawan mo. Parang sabi ko, bata pa siguro si Ate. May edad na po. Ito pala ay 52 na. Ako pala matanda sa inang limang taon. Sabi nga ng anak ko, ma, wag masyadong magbisyo. Kasi kinuha na kita ng insurance. Sihiga ka na lang. Anong bisyo naman? Nag-iusip po baga ako. Ayaya po ng panganay ko noon. Ganun at wala po siyang, kumbaga, gusto daw po niya makakasama ako ng habang buhay. Ma, wala pa. Tama. Kasi po yung panganay ko, wala pa pong asawa. Ay, 32 na. Ay, nasan yung ano, yung alin ang baklad? Nasa Laguna po. Yung bunso ko po ang tumboy. Ah, babae siya. Guwapo naman po. Lima po ang anak ko. Pakita ko sa inyo, ma'am. Ay, mga guwapo. Guwapa pala. Pogi naman po tatay niya. Kamukha nung araw, ha? Din. Nung araw, ay gumabi. Gumabi rin. Ay, nangulubot na. Matanda po yun sa akin ng 16 years. Ah. Ngayon po siya ay... Ay, ngayon siya ay maglaway. Bumabalik nga po sa akin, hindi. Bigyan mo akong pera, babalikan ko. Ay, mukhang pera pala. Magpapaalaga yun sa'yo. Smart hindi na smart ka pa. Kung siya ay naging mabuti sa aking asawa. Tama. Ayan po ang aking mga anak. Ayan yung pong panganay ko. Ito po yung pasaway, ito po yung pangatlo, ito yung pang-apat, ito po yung bunso ng tumboy. Guwapa niya. Guwapo. Yan po, isa po ng 1 taon pa lang. Hindi na po siya nag palda or nagpante. Ah, inborn po siya. Ganun daw talaga yun. Pagka habang lumalaki, doon mo malalaman na hindi mo na kaya siyang patuwirin kung kay babae, babae, hindi. Hindi na kaya. Ako talagang wala na po akong magawa. Ayan po si nanay. At siya po ay ating nakuna ng kaunting kwento ng buhay. At sa kanyang tindigang yan, sino bang magsasabi na siya ay 52 years old na at may 4 na apo, may 5 anak. Ay, nako, hoy, baka meron diyang ano. Andito, oh, single. Ay, si nanay. Ano nga ulit po, nalimutan ko na ng pangalan mo. Ayan ako ng araw. Ay, sabi ko na ay, para kang si Agot Isidro pala, no? Ayan. Magandang babae. Ayan po nalipas si nanay. Nalipas yan, Agot Isidro siya nung kabataan. Nung araw po yung gumabi na, kaya hindi na. No? Ay. Wala po yung filter, ha? Wala pa, hindi pa uso nun ang filter, ha? Hindi pa po yung uso ang filter. Oo, oh, gandang babae. Ay siya, nanay, salamat ng marami. Ikaw rin po. At ikaw ay aking, na ito, i-upload ko. Ay, baka makakita ka ng boyfriend. Sabi nga po, nung iba'y sumali daw ako dun sa ano, sa biyudo-biyuda. Oo, makikipag, ano ka? Yung magjo-join. Oo, magjo-join ka din sa mga naghahanap. Di palibasa po, ay hiningi ko nga po ng tulong kay Kap. Na sana mapansin din po ni Kuya Balde. Kasi po, idol yan ng kapatid ko, ay baldado na po. Nasaan? Nasaan pa, isang damdamin po siya. Dito rin siya, Hindago. Pa, pagkunta lang po ang simbahan, naawa po ako, wala naman po ako maitulong bilang kapatid dahil solo parents nga po ako. Ay, gusto ko po baga maayos yung kanilang tinutulugan ng kanyang mga apo. Nahiyak ako. Wala akong magawa. Yung, sa pagkain ko lang po nabibigyan. Kaya sabi ko, sana mabigyan ng pansin. Ano. Kasi alidol po niya, malaman po, di pa picture ka, pakita mo sa akin. Ano siya, mayang, ano, baldado na isto? Ano po, nung ako po kasi nagtatrabaho sa Robinson, umuwi po ako, ang balda lang po sa kanya, kamay. Ay di, tinaga ako po at marunong po ako magmasad. Naayos naman po. Ay palibasa nga po, kasagsaga mga nag-aaral ang mga anak ko, hindi naman po ako tututok. Ay nung balik ko po, 2 na pong kamay ang ano niya, tapos hindi na po siya nakakatayo. Hindi po po siya kahit kailan nating nang sa doktor. Ay, sinong kasama niya sa bahay? May asawa naman po. Kaya lang, ay di siyempre maguguling lang, imbis na ipagawa yung kanilang dampa. Sa pagkain napunta. Saan yun ngayon? Nandiyan lang po sa dami-dami. Tapos ay may apo po silang inaalagaan. Ay ako po inaawa at pagtutulog po sila pag ako'y galing po ng duty. 4 to 12 po ang duty ko ay pagdadaan ko po. Ipon-ipon na po yung maglulula dun sa baba. Kaya ate mo siya?
Opo. So, ako po ang bunso ay anim po kami. Ah. Apat na lang po kaming babae, dalawa na po ang patay na lalaki. Kaya sabi ko, Pap, paano mo naman, andyan pala po yung idol ng kapatid ko. Ay pa, ano naman, baka sakali na isa rin sa, kumbagay, matulungan po. Hindi naman po siya naghahangad ng magandang bahay, kahit kawayan lang. Basta mapantay po. Gibang-giba na po talaga. Eh, kung sabi ko nga lang po, kung ako lang ay may pera. Hindi, ang ginagawa ko na lang po, kung halimbawa binibigyan ako ng anak ko, binibigyan ko po sila ng makakain, baon, ganun po. Kaya ko lang po itulong sa ulam, ganun. Pero po yung bagang pampaayos, wala naman po ako maibigay. Kahit po baga may trabaho ang mga anak. Ayate, baka may makarinig, manawagan ka. Tsaka, baka hindi naman po baga sa pagano, kahit may trabaho anak ko, nakakaya din naman po. Oo naman. Hindi naman po kung natin pinag-aral ang mga anak natin, ay obligasyon tayo magulang. Hindi po ganun ang katuwiran ko. Ay. Kung magbigay po, salamat po. Hindi okay lang. Pero awa naman po ng Diyos, may isa talaga ako katangit-tangit anak na talagang siya. Siyang sumusuporta sa'yo. Yung panganay ko po. Yung teacher at binata pa po ay. At saan siya nagtuturo ngayon? Sa Kalawag po. Ah, Kalawag Quezon. Oo. Oh. Ayan, malaki ng sahod ang teacher kayo. Ano? Siya po ay, yun si pong batang ay palibasa, kami ngay mahirap, wala silang tatay. Ang ginagawa po niya, hindi po siya nahihiyang magtinda. Tapos hanggang may utak-utang naman po, di hanggang sa nakapag-college, nakapag-ano, trabaho, aral, trabaho. Nakakuha ng estrella. Na siya. Nakakuha. Dalawa po ang tinapos ng agri-tech, agricultural at saka education. Kaya kumbaga nakagraduate siya. Kaya naman pala si ate, oh, gandang ganda talaga. Kanina ko pa yan pinagmamasdan na. Gandang ganda. Talaga hindi ko akalain na ito pala 52 years wala old. Nga, na, may wala ako. Ka po panliga kung maganda. Ayan. Pakabasted mo lang ate. Pinabasted mo. Mapili ano. Ayan. Yan po si ate. Beth. Baby. Ang tawag sa akin po dito. Si kaya sana po. Mapansin ni Kuya Val na matulungin yung kapatid ko. Kapatid ayan, ko lang po. Ayan. Kung sino man po yung gusto makatulong sa kapatid natin na siya daw po isang ng paralyzed. Gustong-gusto ko pong matulungan. At ang asawa naman niya ay? Nag-uuling lang. Nag-uuling. Yan lang pong may mahigaan naman. Hindi naman po totaling buong bahay. Kahit ang paano. Yung kasi po mga gapok na. Kawayan lang po ang say. Kawayan. Sige po. Malay mo, makapanood nito na. Sige po, thank you po. Sige po. At baka sakali, eh, bisitahin ko din. Ano, i-repair natin. Doon lang naman po yun sa may simbahan. Sabi nga, babe, kung ako sakaling matutulungan, kahit ako yung po, gusto ko katabi ko. Sabi ko, hayaan mo, malay mo, dinggit tayo ng Diyos. Napansin ka, sabi ko. Kababa po ka sa loob. Okay lang yan. Sa mga pabit lang po. Sige. At bukas kung babalik, baka bisitahin ko bukas. Ano tayo, samahan mo kundi. Samahan ko po kayo para makarating po kayo dun sa aming bahay ko rin po. Ay, hindi ko pala bahay, bahay ng anak ko. Ayan. Salamat ate. Salamat sa paunlak na ikaw ay aking natanong-tanong. Wala naman pong problema, masaya lang po. Sige. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. I-subscribe mo ate ako. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left go right. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left go right.